Micaela Maria Antonia Cuanco Jaworski is more than just a pretty face. His humble writing princess defines herself as simple and very ordinary. However, her lovely face and enchanting smiles is not only that she has. Her writing talent and great character are big parts of her wonderful traits. Siguro hindi lang nakikita ng camera yung lahat ng ginagawa ko o yung lahat ng yung sides ko. Kasi lahat naman ng tao may side na masaya, seryoso, malungkot, galit, di ba? Lahat naman may ganon. So, masasabi ko na katulad din ako ng lahat ng tao na may emosyon, may iniisip, may pangarap, may kinabibisita. Conquering both the big screen and the sports arena with her mesmerizing beauty and excellent writing talents, this champion equestrian is part of a whole clan of well-known personalities in the country. Actually, marami naman din kasing mga pagkakataon na dumating sa buhay ko na makaranas ako ng iba't ibang bagay sa sports, sa politics, sa showbiz. Nabigyan naman ako ng chance na pasukin yung lahat ng bagay na yon. At lahat naman ng pinapasok natin, lalong-lalo na yung may mga kasama tayong katrabaho na ibang tao, natural, sa equestrian, katrabaho mo, tao at kabayo, di ba? Pero sa ibang mga bagay, talagang syempre, we have to work with each other, coexist. So, in that sense, nagiging iba-iba rin yung mga challenges natin. Hindi lang doon, kung hindi dahil siguro dapat sa lahat ng ginagawa natin, we'll try to do our best and give our best. Experience is a very good teacher, di ba? Kung marunong ka na matuto mula sa victories and defeats, lalo na sa sports, ma-apply mo rin yun sa ibang aspeto ng buhay mo. Her biggest achievement in the sports realm is taking home the much-coveted gold medal in the 2002 Busan Asian Games, which catapulted her status in the Philippine sports to a higher level. Siguro after nung Asian Games, nung Busan, talagang dumikit na. Kasi 10 years old pa lang ako, equestrian na ako, 16 years old, national team ako. Tapos, nag-showbiz ako 21 years old, hanggang 25 lang. So actually, mas maiksi yung time ko na nasa showbiz ako, tsaka yung time na athlete ako. And ngayon, kahit quiet na ako sa showbiz, tuloy pa rin to. So siguro, dahil sa Asian Games sa Busan, kahit ang dami ko na rin nagawa bago noon, mas talagang napagsama yung Mikey Chico yung kabayo. It's no joke going against foreign competitors, and Mikey showed us what she is made up of by beating herself every time. Well, first of all, sa lahat ng mga kabataan at kahit hindi na kabataan, get into sports kasi maliban sa enjoyment na makukuha natin lahat sa sports, sumubok kayo ng iba't ibang sports. And sa mga magulang o yung mga guardians, kung ma-expose nyo yung mga bata sa competition at mag-guide nyo sila through competition, it's a life lesson to learn how to lose, and it's also a life lesson to learn how to win. Tapos sa mga gusto naman mag-try na maging equestrian, you're always welcome to come to any of the equestrian centers to try it. It's a sport na parang napaka-majestic kasi yung kabayo, di ba? Kayo, ewan ko kung anong nafe-feel nyo pag nakikita nyo yung mga kabayo na malalaki. Tapos pumapayag sila na sakyan sila ng tao, sasabihin ng tao kung anong gagawin nila. That's a teamwork talaga yon, and hindi siya bagay na nangyayari basta-basta. It's a very exciting sport, so if you want to try it, please do. And let's see, tayo mga Pilipino, isa tong sport na pwede tayong mag-excel. Try natin kumuha ng support para sa kabayo. But other than that, it's character building. Maybe a lot more, but in different ways from other sports. Here at Sports 37, we truly admire the great talents of Mikey. And so we have vowed to keep track of the Supergirl's glittering career as she continues to ride the most important rides of her life.